Kasi ito na yung mga makabago mga kamasa, no? Yan. Gagamitan natin siya ng hindi lang siya hand tool na mano-mano, kundi hand tool na mechanism na mga kamasa, no? Ito yung comparison niya. Ito yung text screw na kinabit natin. Ayan, no? Hindi siya nabitak. Etong pako na to, nabitak, di ba? Nakita nyo naman, di ba mga kamasta? Lahat yan nabibitak. Pero dito yung index screw natin, hindi siya nabibitak. Ganon din sa konkreto mga kamasta, no? Sagutin na rin natin yung katanungan ng isa nating subscriber, no? Sa paglalatag ng Hardiplex, dapat lagyan mo to ng ulo ng blind rivets. So, ang gawin mo lang, kumuha ka lang ng metal pari. Balaan natin. Tapos, lalagyan mo yan ng rivets. I-rivets mo lang mga kamasta, no? Ayan, no? Ayan. Tapos, syempre, drill mo lang. So, lalagyan mo lang siya ng mga bala mga kamasta o yung ulo niya. Para yan ang lulubog dun sa may pinakaulo ng rivets na ating ilalagay sa Hardiplex. Mga kamasta, magandang araw po sa inyo lahat mga kamasta, no? So Saturday ngayon, payday ngayon mga kamasta, no? Ayan, mamaya punta tayo sa opisina para dun sa mga ayan, sahod ng ating mga tropa. So pero bago yan mga kamasta, no? Andito tayo ngayon sa project natin dito sa Tuwaw Bagabag, Nueva Vizcaya, para magbigay update at sa ngayon, ayan, magkakaroon tayo ng konting tutorial sa paglalagay nga ng cove mga kamasta kasi hindi ko natapos kahapon. So kung mapapansin nyo, magkaiba yung damit natin kahapon at saka ngayon. So continue natin ngayon yun. So silipin na rin natin yung mga ginagawa dito mga kamasta. So let's go! Eto, hindi kami nagkaintindihan nung isa kong tropa mga kamasta. So na-prepare niya yan, pero eto kasi gigibain natin. Kasi delikado na yan mga kamasta. So kung mapapansin nyo, may masilya. But then, okay lang yan. Pinatigil ko nga kahapon kaagad nung pagdating ko. Ngayon, eto mga kamasta, no? Pinapagiba ko na rin to. Alisin na tong ceiling niya. Bali itong purpose ang kuha natin dito, medyo tataas natin onte para mas maganda tingnan. Tapos dito na masilyan na, na primeran na mga kamasta, prepare na yan lahat. Next week, magkakaroon na tayo ng kulay dito. Tapos yung texture natin, masisimulan na rin. Bali next week Monday, ayun, isang araw lang naman yon, isa't kalahati, matatapos na kaagad yung texture natin. Tapos dito mga kamasta, ito, i-texture din natin to, itong column na to kasi medyo malaki siya. Ngayon pag tinexturean mo kasi yan mga kamasta, medyo liliit siya at the same time, magiging intact yung itsura niya. Yung intact, kumbaga saktong-sakto sa lugar kung saan kinakabitan natin. So dito naman tayo sa loob mga kamasta, no? Ayan si Uncle Jong, shoutout sa mga, saan Uncle, MMG ba? Ayan, shoutout sa mga taga MMG daw. Tapos sa DOS, ano, yung project natin doon. Ngayon mga kamasta, dito na tayo sa loob. Ayan, paring Boji, ano? Sa tagatabota, sasama ko, ilagyo. Opa. Kahit break na daw sila. Ayan, shoutout daw. Ayan si Bayo, oh. So, sana makuha natin yung project na sinasabi niya kanina. And then dito, nalatagin na ito mga kamasta, nag-hanger na lang. To be followed yung cove niya. Pero ngayon, kung nahangeran yan mamaya, pagdating ng ating Hardiplex na inorte, lalatagan na natin kaagad yan para magkaroon tayo ng base mga kamasta, no? Then dito, ito na rin, lalatagan na rin natin ito mamaya pagdating lang ng gamit. At dito, ayan, nabaklas na yung hallway natin para malatagan na rin yan. Dito rin mga kamasta, no? Ito, lalatagan na rin natin ito ngayon. Kung kakayanin, sige, dire-diretso lang yan mga kamasta, no? Kasi alam nyo na, payday ngayon, hindi tayo mag-overtime. So, ayan. Tapos dito, okay na rin. Naka-prepare na yan lahat mga kamasta, no? At para continuous yung work natin. Dito, maglalagay na sila ulit ng carrying channel papunta doon. So, ayun mga kamasta, no, bago tayo mag-umpisa, ayan, gagawa muna tayo ng tungtungan natin. Kasi medyo bulky yung ating mga H-frame dito. At saka yung mga ladder. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng kahoy na tungtungan. At doon mga kamasta, no, magkakaroon lang tayo ng konting demo sa pag-assemble nga, no, magkakaroon ng comparison yung screw at saka pako. Ayan. So dito mga kamasta, no, bago tayo magpatuloy, bali mag-previews tayo doon sa ginawa nating cove sa loob, which is yun na, ginawa ko yun kahapon pero hindi ko natapos. So ngayon yung continuity niya. So, ano,
Tara. Bago tayo magpatuloy mga kamasa, no? Dahil bitin nga itong mga edge frame natin, o kaya masyadong mabigat na buhat-buhatin. Tapos masyadong bulky, ano? Gawa tayo ng tungtungan natin na kahoy. Ayun, no? So, mag-assemble tayo ng tungtungan natin kahoy mga kamasa, no? Yan. Tara, tara, tara. Ito mga kamasa, gusto ko lang ibahagi, ano? Basta, ano, trinay ko lang ng gumamit ng pako. So, hindi maganda. So, ang gagamitin natin, yung text screw para mas matibay mga kamasa, no? So, bihira na kasi kami gumagamit ng pako, eh. Hindi kami gumagamit ng pako sa totoo lang. So, sa paggawa nga din ng forma, ginagamit namin is screw. Pero kalimitan, syempre, pako din. Pero, syempre, yun, medyo mura kasi yun mga kamasa, no? So, ang gagamitin natin ngayon, text screw para hindi maalis yung mga yan. Kung napapansin nyo, lagi nabibitak yan, no? So, ang dami ko lang nilagay na pako. Ngayon, ang gagamitin natin, papalitan natin ng text screw para yun ang mas maganda. Kasi ito na yung mga makabago mga kamasa, no? Yan. Gagamitan natin siya ng hindi lang siya hand tool na mano-mano, kundi hand tool na mechanism na mga kamasa, no? So, kahit sa pag-assemble ng ating mga indamyo, ano? O kaya tungtungan, gagamit tayo ng mga screw. Ayan, text screw to mga kamasta, no? Pang wood type. Mas maganda para hindi madisgrasya yung worker natin o kaya mga tropa natin. Tara! Kamasta, gusto ko lamang kasi i-demo to mga kamasta, no? Yung ginagamit natin, hindi talagang bihira akong gumagamit ang pako. Pero kahit na medyo mahal kasi ang text screw o kaya screw, ayan, sigurado po yan na mas makapit mga kamasta. Kahit na iugaugwa mo yan, mas maganda mga kamasta, no? Mas makapit, kumbaga, ayan, no? Ayan, mas mabilis pa yung pag-assemble natin. Ito yung comparison niya. Ito yung text screw na kinabit natin. Ayan, oh. Hindi siya nabitak. Etong pako na to, nabitak, 'di ba? Nakita niyo naman, 'di ba, mga kamasta? Lahat 'yan nabibitak, pero dito yung index screw natin, hindi siya nabibitak. Ganon din sa konkreto, mga kamasta, no. Oh. Diba, lumulubog pa ng todo, mga kamasta, no. Ayan, oh, lubog na lubog. Pag pako yan, hindi yan malulubog. Grabe. Oh. Ito pa napagod mga kamasta, no? Mas mabilis pa yung proseso ng trabaho. Yung ginagawa natin kahapon, ayan. So, magpatuloy tayo mga kamasta, no?
Patuloy mga kamasta, no, bago ko sisimulan yung COVE, dahil dumating na nga yung ating Hardiplex, ayan. Maglalatag muna kami para dire-diretso yung ating trabaho. So, let's go! So, eto na yung Hardiplex. May pinasok na dito na dalawa. Then, meron pa dito mga kamasta, no. Ayan, no. Medyo alanganin yung pwesto niya, kaya mamaya papaayos natin para hindi matumba. Kasi mas malaki yung mawawala sa atin kung sakali mga kamasta, no. So, papaayos natin yan. Bago tayo mag-umpisa mga kamasta, no, sa paglalatag kasi ng Hardiplex, ayan, sasagutin na rin natin yung katanungan ng isa nating subscriber, no. Sa paglalatag ng Hardiplex, dapat lagyan mo to ng ulo ng blind rivets. So, ang gawin mo lang, kumuha ka lang ng metal paring, balaan natin. Tapos, lalagyan mo yan ng rivets, i-rivets mo lang mga kamasta, no. Ayan, no. Ayan. Tapos, syempre, drill mo lang. So, lalagyan mo lang siya ng mga bala, mga kamasta, o yung ulo niya. Para yan ang lulubog dun sa may pinakaulo ng rivets na ating ilalagay sa Hardiplex. Isa pa. So, mas mainam o kung dalawa o kaya tatlong ilalagay nyo mga kamasta, no? So, isa pa. So, ayan, okay na. Ready na mga kamasta, no? Ayan, mag-umpisa na tayo maglatag. Na rin natin dito sa may salas mga kamasta, no. So lalagyan muna natin 'yan bago tayo maglagay ng mga cove niya. Then dito okay na. Ayun, medyo marumi yan kasi gawa nung alikabok at saka yung napakapakan niyan, pero pupunasan natin 'yan bago natin siya pipinturahan mga kamasta, no. Then okay na siya. Ayun, so linis, ano. Malinis yung pagkakalatag, pero 'yon, medyo marumi. And so okay na. Kamasta, no? Ayan, iiwan ko muna sila at may ayusin na ako mga kamasta kasi mag-alas 4 na. Eh, payday nila ngayon. So, ayan. Ito na yung update natin dito sa project. So, nakapaglatag na tayo ng mga Hardiplex mga kamasta, no? Then dito, lalatagan na rin to sa Monday. Ayan, ayos na. So, tingnan na rin natin sa labas para makita natin yung update natin bago tayo umalis. Ayan, bali dito na baklas na to mga kamasta, no?
Yan, bakbak na yan lahat. Yan si Raymar. Siya ang ating taga-bakbak, pero medyo madilim. Medyo madilim siya. So ayan, okay na mga kamasta, no? Naman sa loob mga kamasta, no? Tinan din pala natin. Ayan, pinapasimulan ko na rin yung pag-prepare ng wall, which is pinapamasilyan ko na yung mga tama. And then, i-grind na rin natin yung portion na medyo bukol-bukol. So, kung napansin nyo sa mga last vlog natin, yan, wala pang masilyan dati. Pero ngayon, meron na. Pinapaunahan ko muna yung mga tama niya para bago sila mag full blast. Then eto, na-grind na rin yan mga kamasta, no? Ayan, oh. So yan, na-grind na rin. Ayos na. So tara na mga kamasta, no? At kita-kita na lang tayo sa opisina. Tayo sa opisina mga kamasta, no? Ayan, magpapasahod na tayo. Unahin na natin yung mga taga Bambang, yung tropa natin na galing sa Bambang, sa project natin sa Bambang, si Levi tsaka si Michael. Bali, nauna na sila mga kamasta, no? Then, yung tropa din natin na isa, na dalawa din, na kasama nila sa Bambang, na bigyan ko na rin ng sahod kanina. So, hindi ko na nabidyoan mga kamasta, no? Tara. Natin, no, na, nakakuha na sila ng sahod nila mga kamasta, no? Ayan, hindi na natin pinakita kung paano. But then, ayan, thank you sa tropa. Ayan, so, ingat kayo, ingat. So, kaway na lang, bros. Ayan, mga tropang batak. Mamaya na yung iba. Mga tropa natin mga kamasta, mga problemado. Ayan, no? Nag-inventory muna kami ng mga gamit para bago sila mag-sahod. Kasi importante yan mga kamasta, no? So, tara. Kamasta, no? Ayan, kita-kita tayo sa susunod na vlog natin next week. Ayan, panibagong episode ng ating trabaho mga kamasta, no? At maraming salamat sa tropa natin. Bali, hindi na tayo nakapag-out kanina sa opisina kasi nga nagpa-meeting tayo mga kamasta, no? Ayan na nga, maraming salamat po sa lahat po ng mga client natin dyan. At sa mga susunod pa na project natin, ayan, Ma'am Remy, shoutout sa iyo, maraming salamat. Sir Wendell, ayan, kay Sir Jason Pangilinan, shoutout sa iyo, sir. Kumpare ko yan. And then, shoutout po kay Sir Ming. Ano, sir? Sir Ming Itan, ayan, shoutout sa iyo. At kay, ayan, yung ating susunod na project dito sa Lantap Bagabag. Abangan natin yan, mga kamasta, no? At bukas, ayan, mag-vlog tayo doon sa opisina kasi mag-ayos kami doon mga kamasta. No? So, kita-kita na lang tayo doon at mag-ingat po kayong lahat. Stay safe. God bless everyone. Bye!